bien, ¿no? Bulaklak. Yan. May tubig, ang kanal. Ang kanal. Sa susunod din pagka nagkadahon yung mga puno, yan ang ganda. Mayabong. Buongiorno. Kani. Sta giocando. Ang pagkakahalo ang naring ano. Arin pinapakita kung arin iisa ang ano ng halaman. Mga bahay na single yan, independente yung mapipira. Pagka ang bahay na biniligan noon na independente, mapipira mga yan. Kayang-kayang bumili noong ganun. Yan, ang ganda ng bulaklak, oh. Yan. Itong bulaklak ngayon dito. Ah. Ang ganda. Hello, friends. Binaliktad ko ang ano ng telepono. Titingnan ko kung ako'y nakuha. Ah. Dahil ang ganda na rin bulaklak. Ah. Madam Roots, ah. Nakakatuwa kang bata ka. Ah. Si Madam Roots, ah. Subscribes kayo kay Madam Roots, ah. Araw-araw eh, may ano yun. My live kung ano ang notisya na ng Taal Volcano. Malapit kami doon. Sa Taal Lake, dahil sa Balete yun ang pinakabayan namin eh, may lake din kami doon na namamangka papunta sa ano, sa bulkan doon sa islang ayun. Ay nako, naranasan kong sumakay ng bangkang malaki papunta doon gabi. Yun ang kauna-unahan kong sakay. Hindi na ako umulit. At ako ay natakot. Naku, nung gabi ngayon. Pero nakakatuwa dahil ang mga isda naglulundagan. Ang gaganda, lilinaw ng mga mata ng isda nung gabi ngayon na tumawid kami ng lawa. Papunta doon sa islang ngayon dahil ikakasal yung pinsa namin. Ay ang parte namin ang lalaki. Ay taga roon din yung babaeng ikakasal.
di kami ang mamamaysan. Ayun ang kauna-unahan kong sakay ng bangka. Na talaga naman kahit doon ako nakatira sa Baliti ay hindi ako nasakay ng bangka. Hindi gaya ng mga kaklase ko ay nasa kabila. Ano pwede naman lakarin? Sila'y namamangka. Kahit maalom, kayang-kaya nila, hindi natatakot. Diyos ko po, okay, takot-takot. Maituloy ko yung isda noong gabi. Nung kami makarating doon sa bahay ng pinsan ko, dahil doon sa bangka na sinakyan namin na malaki, malaki naman, hindi naman yung bangkang maliit. Eh, naandoon din yung pinsan ko dahil yung pinsan ko ay doon sa amin nakatira. Sa baryo namin. Eh, doon kami pupunta sa ano ng kanyang ina, ng tiya. Tapos yung kapatid niyang ikakasal. Pag dating namin sa kanila, sabi ng pinsan ko, Ate Ile, buti na lamang at hindi mo pinansin yung isda nung ano. Sabi ko ay, naku po, ay ngayon lamang ako nakakita ng ganyan at nakasakay ng ganyan na bangka. Ay hindi na ako mauulit. Ay ikinuwento niya sa akin na buti daw at hindi ko pinansin yung mga isdang yung naglulundagan. Dahil sabi ko eh kung pinansin ko eh anong mangyayari? Kung yun eh pinansin mo yung mga isdang yung naglulundagan ay huhunusin tayo sa gitna ng dagat. Ang tawag namin dagat pero yun ay lawa, hindi yung dagat. Nakaugalian na namin tawagin dagat pero yun ay lawa ng Taal. Ang nakakasakop naman ay Baliti. Sa Baliti kami. Ganun pala yun. Buti na lamat nung gabi yun hindi ko pinansin. Dahil pinapanood ko ay ako ano pinapanood ko lamang ganoon. Wala akong sinasabi kung ako nga ininervyos na sa dami naman, sa dami kulundagan, para bagang ang saya-saya nila yung mga isdang yun. Yung pala ay ganoon. Dadaanin ka ng hunos sa gitna ng lawang ayaw kung yun ipinansin. Hindi ko alam na gayon. Buti na lamang at hindi ko sinabi. May nag-ano din. Ari ipalaruan ng bata. Nag-ano siya. Yung batang ayun. Nagpa-practice. Ito isang parko. Yung dinaanan. Dinaanan ko doon. Lumusot ako ng simbahan. Ano kaya, Ari? Anong ibig sabihin nito? Circular trip. Kailangan may kasama ka na iikot. Kailangan aring mga upo ang Ari. Yeah, may mga nakaupo kong kasama. Tapos iikot. Dahil maano pa ito? Malawak ay ang mga puno ay hindi pa masyadong malalaki ang puno. Pag ito'y lumaki na at yumabong. Yan. Pero ang ganda.
rin naman iakyatan ng mga batang maglalaro. Kung gusto nilang mag-ano din eh. Pinaka-ano nila. Mga bata. Sa kaya dumaan yung babae, yung nag-iikot din yung naglalakad-lakad. Alas 9 ang bukas din yun ng din sa likod na ring mga building na ari may ano may komertsyale pero ang bukas din eh yung supermarket lamang at yung lahat ng negosyo ay sarado. Titingnan ko mag-uusyoso ako. Alas 9 pa ang bukas. Ay ako'y bibili ng ano ng pangkarik ka sa telepono ko. Noong isang araw eh. Yung nung ako'y magkaroon ng panibagong SIM na malakas ang ano. Malakas ang internet. 42 ang isang buwan doon sa SIM card na yung na bagong bili. Eh inilagay ko sa aking iPhone. Ngayon nanonood ako ng ano ng yung ano ni Particle. Premiere ni Particle. Naku, lagi kong inaano magpapalipad ako. Eh nire-reject ng Apple. Nire-reject. Eh dahil yun eh, saka ko lamang naintindihan, kinabukasan, nagpadala sa akin ang Apple ng email. Yun daw ginagawa akong palipad noong nakaraang araw, ay hindi raw maipasok dahil ang number ko daw ay iba. Hindi raw yung dating number doon sa ano, hindi raw yung dating number na noong ako pag ako may pinapaliparan ay inalis ko yung number na yun. Kaya ang tanong sa akin kung papalitan ko raw yung number ko kung yung aking Apple ang number ay yung bagong inilagay ko ay hindi ko naman pwedeng gagamitin yung bagong SIM card na yun na naging ano nga ako dahil isang araw ko lamang ginamit, wala pang isang araw ay masisira ang aking telepono dahil sa init ay hindi ko pwedeng gamitin. Kaya tinanggal ko na naman yun, ibinalik ko yung dati kong number. Eh wala naman lamang pera. Kaya hindi ako makapagpalipad pagka nag-ano na lamang. Baka sakali. Pakakargahan ko. Dahil ang nakarecon sa Apple na number ko yun. Yung dating number kong ginagamit pag ako nagpapalipad sa ano sa pinapaliparan ko. Tapos ang Apple nagpapadala sa akin ng email na confirm yung aking pinalipad. Dahil oo nga at sa gesture ng aking ano ng SIM card. Ano kung tawag sa gesture? Halimbawa, ako ay team. Halimbawa, dyan sa atin ay Globe. Yung ganun. Eh, pag ako'y nagpapalipad, pag may karga yung aking SIM card na yun na team, yung telepono ko ginagamit, doon tinatanggal. Pero, ang Apple, nagpapadala sa akin ng email
ang sabi ay ano, na-confirm daw yung aking pinalipad na tinanggal doon sa aking SIM card na binabawasan naman nila ng 22%. Kaya kawawa naman yung pinapadalhan. Kung padadalhan ko lang piso, tatanggalan pa ng Apple ng 22%. Eh ano pa ang dadating doon? Eh di wala na. Ayan oh, yung supermarket na yun. Oh. Ngayon, babalik ako at iikutin ko dahil di na iba ng daan. Pero may nakasulat na arrivederci dahil yun ay highway na yun. Pero walang daan din yata. Ara ilikod na. Eh gusto kong makalakad-lakad. Yung pala ay Gayon. Kaya pala sabi nung si Renz Jean, tita, eh go cash mo na lamang yung sponsor mo dahil binabawasan ng YT ng 30%. Ayun pala, hindi YT ang nagbabawas ng 30%. Dahil ang Apple ang may-ari ng mga design na yan, yung mga palipad-palipad na yan. Dahil yung pala ay tinatanggal nila. Dahil nadating sa akin eh. Pinapadalhan ako ng email. 22%. Kaya siguro nagiging 30% eh. Ano? Yung 8% eh. Sino kaya ang nakuha noon? Bago dumating sa pinaliparan. Yung piso, tatanggalan mo ng 30%. Magkano na yun? Ang matitira noon, 3% ng piso. Mahina ako sa matematika. Hindi gaya ng tatay ko. Kahit walang papel, marunong magkwenta yun. Kahit grade 3 lamang ang natapos ng tatay. Pakatalino noon. Science naman ang ano, kaya ang mga anak ay halos ano, ang mga kurso ay ano ng science. Puro ano din, under din ng mga science ang mga course. Nakakatuwa pala. Ari, paligawa ng aso. May aso nag-iisa-isa, yun ang amo. Amo. May ari, hindi amo. May daan kaya din eh. Papunta doon sa supermarket. Titingnan ko kung may daan din eh. Pero yun eh, alas 9 pa ang labas noong ang bukas.
Yan yung mga building na yan eh, ano? Ang konstruktorin nito ay ano, kung sino ang may contract sila sa ano, sa komune, sa munisipyo, kung sino ang gustong bumili, mababang presyo ibibigay dahil ano ng komune nga. Pero laging depende yun sa yung mga nag-a-apply ay depende lagi sa crediting, sa income. Kung mag-asawa kayo nag-apply tapos ang income nyo inapakalaki ay hindi kayo bibigyan. Kung bibili, kung mangungupahan naman ay depende pa rin sa income. Pag mababa ang income ay hindi ka naman makakakuha na ikaw ay magre-rent. Kagaya ng pamangkin ko, nag-apply siya noong November, sinagot siya noong January. Hindi siya po pwede, hindi siya nabigyan. Dahil pag ikaw ay nangupahan at under nga ng munisipyo ay mababa ang upa ay yung pamangkin ko ay hindi na-aprubahan. Ay gusto pa naman niya lumipat dahil tatlo ang anak. Ay yung dalawang malaki high school na, isang 14 at isang 13. Ngayong year na ito ay 15 at saka 14. Dahil isang taon lamang ang pag-iitan nung magkapatid na yung high school. Tapos yung bunso naman ay apat na taon, maglilimang taon yung sinusundo namin sa asilo. Ayan ang Mercato Super, yung Eurosia may Mercatong Apercop Super Mercato. Ang building na iyan ay ano, yung komersyale ng naku, natanggal ang rintas ng aking sapatos. Hahanap ako ng maaano na natanggal. Haba na rin ang aking nalakad. Malayo na ako sa amin. Kaswerte yung nakatira yung sakala, gitna-gitnaan. Iisang pamilya yung pag-aari nila. Dati nung wala pa yung mga building na yan, yung bilan na yun, iisa ang may-ari niya. Nag-iisa-isa di yan. Sa gitna ng lupang yun, na may Pilipino doon. Dahil pagkaminsan yun, nakikita ko, yung matanda ay dinadala din eh. Noong bandang huli na, nakita ko naka-wheelchair. Pero pinapasyal niya yung matanda. Pilipino ang nakatira doon. Siguro pagka ganyang mga dito, kinukuha nila kopya. Mag-asawa, ganoon. Dahil kaya nilang umupa. So, kaya ang tingin may maliit. Pumasok ka doon sa loob at napakaluwang niya. Bahay na yun. Tsak na napakaganda. Ang luang pati yung pinagtatayo ang lupa. Napakaluang. Yan. Hindi ko naman alam kung anong oras na. Natanggal ang rentas ng aking
sapatos, hindi ko pa naitatali. Hahanap ako ng pangkina na mauupuan para maitali ko ang sapatos ko. Ang haba na rin ng nalakad ko, kaya ako pawisang pawisan na eh. Pag ari pinatay ko, titignan ko kung ilang kilometre na yung umpisa doon sa ano, sa may simbahan hanggang din sa komersyal. Check na ari sarado. Alas 9 pampukas. Yung pinaka supermarket lamang ang bukas din. At ang mga negosyo sarado. Dumaan ako sa hindi talagang pedestrian eh. Wala namang sasakyang nadaan. Yan. Maupo ako din. Titirintas kong aking sapatos. Siguro nakabukas na, baka alas 9 na.